المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang pagsang aking tatalakayin ay tungkol sa tinatawag na ahamiyat usala o kaya ka-importante kahalagahan ng pagdarasal. Ang una, bakit tayo nagdarasal? Tayo ay nagdarasal bilang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya na kanyang binigay sa atin. Ang pinakamalaking biyaya na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay itong Islam. Sapagkat ang Islam na ito ay reliyon na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala mula pa sa mga naunang propita hanggang sa pinakahuling propita na si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So ano ang kahulugan ng pagdarasal? Ang kahulugan ng sala, ito ay tinatawag na addu'a. Ibig sabihin ay isang panalangin. Kapag ang tao ay nagdarasal, ibig sabihin siya ay nanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay humihingi ng tulong, siya ay nagsusumamo upang mapatawad ang kanyang kasalanan at higit sa lahat, bilang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang kahulugan ng pagdarasal sa literal na kahulugan. Ang kahulugan naman ng pagdarasal sa syar'an, ito ay isang gawain at salita na ito ay nagsisimula sa pagbigkas ng Allahu Akbar at ito ay nagtatapos sa pagbigkas na tinatawag na taslim. Yan ang ibig sabihin ng dasal. Ibig sabihin, hindi pwede magiging dasal o kaya hindi matatawag na pagdarasal ang isang tao na nakaupo lang na walang binibigkas. At hindi rin matatawag na pagdarasal ang isang gawain na ito'y nakaupo lang o kaya siya ay nagsubsub at nagpatira pa, nakatayo, pero wala naman siyang binabanggit. Kaya ang pagdarasal ay isa ay mga salita at mga gawain na ito ay dapat isa sa gawa ng taong nagdarasal. Ano ba ang kahalagahan ng pagdarasal? Ang pagdarasal ay siya ay pangalawa sa haligi ng Islam. Ito ay pangalawa sa haligi ng Islam ay pagdarasal. Pagkatapos mo tanggapin ang kaisahan ng Allah na bukal sa iyong kalooban, napaka-importante o kaya napakahalaga na ibigay mo ang katungkulan mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tungkulin mo sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pinakadakilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay itong pagdarasal. Alam natin mga kapatid na ang pagdarasal o kaya ang pagsamba ay hindi lang natatangi sa tinatawag na pagdarasal. Ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ito ay nasasaklawan niya ang lahat ng bagay, lahat ng gawain at salita na ito ay tumutugma sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang tinatawag na pagsamba. Subalit, ang pinakadakila na inipinag-utos ng Allah na pagsamba sa Kanya ay itong pagdarasal sapagkat ito ay pangalawa sa haligi ng Islam. Ang pagdarasal ay siya ay koneksyon o kaya tinatawag sa Arabic na silatun bainal abdi war rab. Ito ang koneksyon ng tao at ang kanyang Panginoon Diyos. Ang ibig sabihin, kung ang isang tao ay hindi nagdarasal, ibig sabihin, wala siyang koneksyon sa kanyang Diyos. Kapag ang tao ay wala siyang koneksyon sa kanyang Diyos, ibig sabihin, hindi niya tinatanggap ang kanyang Panginoon Diyos. Hindi niya tinatanggap na siya lamang ang dapat sambahin. Pangalawa, sa kahalagaan ng pagdarasal, ito ay batay sa sinabi ng Allah sa banal na Quran, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Ang pagdarasal ay siya ay nakapipigil sa mga masasamang gawain o kay mga malalaswa na gawain. Kapag ang pagdarasal ay ito ay tumalab, ang kaikhlas, ibig sabihin kasinsir ng tao sa ang kanyang ginagawang pagdarasal ay para talaga sa Diyos, na wala doon ang pakitang tao o kay pagkukunwari, ibig sabihin ang dasal na ito ay makapipigil sa kanya sa anumang masamang gawain. Kabilang pa sa kahalagaan ng pagdarasal, ito ay pang-apat, ito ay napapawi niya o kay nabubura niya ang mga kasalanan.
isang hadis ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya sa kahulugan ng kanyang hadis, kung ang isang tao na may ilog sa kanyang tahanan, sa harapan ng kanyang bahay, na siya ay naliligo doon araw-araw sa 5 beses sa lunong isang araw, mayroon bang matitira na dumi sa kanyang katawan? Yan ang tinanong niya sa kanyang mga sahaba o kanyang mga kasamahan. Sabi ng kanyang mga kasamahan, la yabka min daranihi shay'a, walang matitira sa kanyang dumi sa kanyang katawan kung siya ay naliligo sa loob ng 5 beses sa isang araw. Kaya sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadhalika mathalu salawatil khams allati yamhu biha Allahul khataya. Ganyan din ang pagdarasal. Sa loob na 5 araw na ang tao ay nagdarasal, walang matitirang dumi o kay walang matitirang kasalanan sa kanya, sapagkat ito ay lahat na ito ay patatawarin ng Allah o kay buburahin ng Allah ang record nito dahil sa kanyang pagdarasal na bukal sa kanyang kalooban. Panglima, sa kahalagaan ng pagdarasal, ito ay itinakdang pagitan ng Muslim at hindi Muslim. Itong pagdarasal, ang taong Muslim ay nagdarasal. Ang taong hindi Muslim ay hindi siya nagdarasal. Yan ang pagitan ng Muslim at saka hindi Muslim ay tungkol sa pagdarasal. Tungkol sa mga hindi mga Muslim, sila ay tinatanggap nila ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasamba nila ang Allah pero mayroon tagapamagitan. Katulad ng mga sinasabi ng mga tao sa Makka noon, na katulad ng bilanggit ng Allah sa banal na Quran, ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Ibig sabihin, itong sinasamba namin, sabi nila ng mga Diyos-Diyosan, ay hindi namin sinasamba. Pero ito ay sinasamba namin upang mailapit niya. Mailapit nila ang aming hangarin o kay mga aming hinihiling doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. So iyan ang pinagkaiba ng Muslim at saka hindi Muslim tungkol sa pagdarasal. Pang-anim sa kahalagaan ng pagdarasal, ito ay katulad ng sinabi ng Allah sa banal na Quran o sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Ang kauna-unahang sisiyasatin o kaya bibigyan ng pagtutuon doon sa Allah subhanahu wa ta'ala itong pagdarasal. Ito ang ibig sabihin, ang pagdarasal ay siya ang kauna-unang siyasatin ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa huling araw. So yan mga kapatid, ang ilan sa mga bilang ng kahalagaan ng pagdarasal at marami pang iba. Pero dahil sa oras natin ay limitado. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.